tayo sa inbox. So, move on na tayo. Continue sa second vlog for today. Ayan. So, marami ako mga nakaantabay na mga magagandang topic na gusto ko i-share sa inyo mula sa ating mga mabubuting attorney here in Philippines. No? Ayan. Marami ako napanood, guys, at gusto ko yung i-share sa inyo. Okay? So, ayan. Ito na ang ating topic ngayon. May nakukulong ba sa pagkakamukha? Guys, depende. Una, sabi ni attorney ay walang nakukulong sa pagkakautang. Kung simpleng pagkakautang lamang. Okay? Pwede naman niya mapagkasunduan sa barangay. Okay? Kung ang pagkakautang mo ay talagang pangangailangan mo na walang halong panloloko. Okay? So, nagkakaroon ka ng kaso kung ang pag-uutang, pagkakautang mo o umutang ka ng may halong panloloko. Alam naman natin yung guys, yung iba't ibang klase ng panloloko. Pang-utot, pang-gagancho, panloloko, yung masama ka talaga intensyon, no? Hindi mo naman pala gagamitin sa example, medicine, may sakit mong anak, yung gano'n, okay? So, yan. Wala po pagkakakulong kung simple lang ang utang, sabi ng saligang batas. No person shall be in prison for non-payment debt. Okay? Walang taong sino man po ang makukulong sa hindi mo pagkakabayad sa iyong pagkakautang. Ito na, next na tayo guys. Pero yung pangungutang mo ay may halong panluloko, ito ay may kasong debt. Okay? Yan. Kasong criminal case, criminal, or estafa. Uy guys, yun talaga kadalasan. Pag sinabi ng pag-usapang ano na talaga yung malaking pagkakautang, tinakbuhan mo, hindi mo binayaran. Diyan ko lang madalas naririnig itong estafa. Nung bata-bata pa ako, sabi ko, may estafa. Hindi sa alam na, tumatanda tayo, nagmamature, marami tayong matutunan. Yun. So yan, panluloko kasong tip. Okay? At sa hindi niya pagbabayad, okay, ito na yung iba pang kasong ganito na pwedeng kasuhan, yung pag-i-issue ng check. Uy, maraming ganito pa rin na nangyayari dito sa Pilipinas. Nag-i-issue ng check, okay, kahit na alam niya na yung bangko niya ay wala ng pondo, okay, kahit na alam niya na yung check niya ay tatanbog, dun na lang malalaman ang binayaran niya sa bangko na tumalbog ng ibinayad sa kanyang jeep. Kaya guys, alam niyo kung sino man magbabayad ng utang sa inyo, huwag na kung tumanggap ng check, eh, cash na lang siya. Cash! Cash! Pwede na kami yan! Okay? So yan! Okay? At saka yung guys, sa credit card, di ba kukulong, pero sim, pero, tawag dito, yan, nagkakaroon ng violation on BP22. Okay? Ito kasi yung sa credit card, guys. Okay? Kung nasagot mo yung credit card mo, tapos mayroon ka pagkakautang, bigla ka nagbago ng address, no? Tapos hindi ka nag-report. Tapos, okay, nag-apply ka ng credit card. Tapos, nag-declare ka ng hindi mo pala address. Ayan. Magkakaroon ka ng kaso. Siyempre, para ma-clear lahat yan, bayaran mo yung pagkakautang mo sa credit card. At next time, payong kaibigan, huwag ka naman credit card kung hindi naman kaya. Huwag na lang makipag-level up sa mga talagang mas nakakaangat. Mas maganda yung simple lang ang buhay, di ba? Okay? So sabi mo na mag-credit card ka para lang sosy. Sosy? Ano ba doon sosy? Para lang sosy. Social. Diba? May credit card ka, tuwing shopping ka, labas yung credit card, swipe. Tapos nababawi ka na pala sa utang. Eto pa, nagkakaroon din na sa simple loan, yung pangongolekta, okay? Yan na. Collection ito eh. Ito ay civil case. Inahabol po ay mabayaran nyo yung mga utang nyo, okay? So yung mga ganyan, nagpapail sila ng case para mabayaran mo yung mga pagkakaw. Talaga ang may utang. Diyos ko po, mag-ingat-ingat na po tayo. Huwag po tayo. Ayan guys, so payong kaibigan, kung di rin lang kaya, minsan nangungutang ang mga tao pag gusto mong bumili ng bahay,
sabi ni Sugal, malakas mag-shopping, malakas gumastos. Magbago-bago na putang. Mas masarap yung wala kang pagkakauta. Guys, marami ng ganyan na riding. Ano? Riding in tandem. Pinapatumpa nila. Kasi, tinatakbo nila yung mga pagkakauta nila. Guys, utang is utang. Lalo na kapag malaking halaga. Iba na talaga. Bayaran niyo po yan. Ngayon po, wala po kayong kapasidad na magbayad. Huwag na lang po kayong umutang na sobrang malaking halaga. Sobra. At kung talagang kailangan niyo mangutang for good future or good intention for starting a business, why not? But make it sure na magbabayad mo kayo. Kasi isa po yan sa ikakapahamak mo. Para po ligtas din ang buhay mo. Minsan ganyan din po nagkakaroon ng post. Nagkakaroon ng threats, pangalit sa buhay mo. Lalo yung mga hindi nagbabayad ng utang, ang ginagawa mo, buhay ang kabayaran. Kabayaran. Although, hindi yung sapat, no? Pero hirap talaga ang mga sa mga ganda. So, yan! Once again, this is Bella's Dream. Sana po naibigan yung aking informative blog. And stay tuned for one more video na isi-share ko sa inyo. Okay? Thanks for watching. Bye-bye. Shout out to all of you. Alam niyo na yan kung sino-sino. Ayan, hindi ko na kayo isa-isa. I love you all, guys.